ano daw kaibahan ng mag-apply sa direct sa pag-a-apply ng agency dyan sa Pilipinas. Konti lang kaibahan may ano man ka nung sani. Halo, parehas lang naman ang process sa totoo lang. Kumbaga ang advantage kasi kapag kayong mag-apply ka direct sa mga agency dito sa Hong Kong, yung application mo kasi diretso na yan dito. Kumbaga mamamarket ka agad. Tapos ikaw mismo tatawagan ka ng employer. Tatawag sa'yo yung employer, tapos mag-i-interview kayo muna. Tapos saka ka na magre-report sa agency dyan sa Pilipinas na i-refer ng agency na in-applyan mo dito sa Hong Kong. Kapag may amo ka na, kapag na-select ka na ng amo, kapag na-hired ka na. So, ibig sabihin, magre-report ka sa agency dyan sa Pilipinas kapag may amo ka na. Unlike na pag nag-apply ka dyan sa agency sa Pilipinas, walk-in, kumbaga, medyo magagastusan ka kasi nga, tuwing may schedule ng pagre-report or may interview, syempre sa kanila tatawagan, oh, may interview ngayon, may schedule ng interview ngayon, pumunta ka para if ever na ma-interview ng employer at ma-select ka, so saan kapag ka pa magkakaamo? Pero pag hindi ka ma-select ng amo dyan sa pag-i-interview na yan, pag hindi ka nila ma-select, another na naman na schedule ang hihintayin mo kung may schedule ng interview hanggang ma-select ka. So, pabalik-balik ka sa agency hanggang sa magkaroon ka ng amo. Medyo gastos yon, especially sa mga first-timer. Oh. Kaya yun yung kaibahan. Medyo magagastusan lang. Tapos, syempre, pag sa agency, walk-in ka, sila yung gagawa ng video mo, sila yung gagawa ng, ano, yung parang pinaka-application mo, sila din yung magpipicture sa'yo para isend dito sa mga agency ng Hong Kong, nakatie up nila, ganun, para ma-market yung application mo. Ganun. Yun yung kaibahan. Hope na medyo nagkaroon kayo ng idea. Kasi ako, hindi ko kasi yan masyadong minamind nung una. Sabi ko, maganda din pala kapag kayong direct ka mismo na mag-apply sa mga agency dito. Yung diretso na yung application mo sa mga agency ba na nandito sa Hong Kong. Kasi nga, saka ka pa, magre-report ka lang sa agency kapag may amo ka na. Hindi na ipabalik-balik ka pa doon sa agency na maghihintay kung kailan may schedule na for interview, kung kailan may mga employer na pupunta para mag-interview, ganun. Tapos kahit sabihing may interview, may schedule ng interview, pag hindi ka naman maselect ng amo, wala din, babalik ka na naman uli hanggang sa maselect ka. Unlike sa pag nag-direct ka ng apply sa mga agency dito sa Hong Kong through sa mga link, ganun. O hindi mo na kailangan na pumunta ng agency muna ba para mag-apply. Maghihintay ka lang kung may employer na tatawag sa'yo at mag-interview sa'yo. Diyan ka lang sa bahay mo. Cellphone-cellphone lang. Hintay lang kung kailan may tatawag. Ganun. So yun ang kaibahan ng direct na pag-a-apply kaysa yung mag-apply ka sa agency dyan. Sa Pinas. Ganun. So, yun lang guys, so far yun lang talaga ang may explain ko sa inyo. Nakakahingal. Naglalakad ako.